Kakasama na po natin mga kaserbisyo ang napakasipag na kalihim o secretary po ng Department of Health, si Secretary Ted Herbosa. Good morning po, Sec. Morning, Sec. Good morning, Victoria. Good morning, Christian. At good morning sa mga taga-subaybay ng Teleradio. Sec, thank you very much po sa pagsama sa amin ngayong early Saturday morning. Thank you, Sec. Thank you, sir. Sir, unang-una, kumusta po ba yung ating mga kaserbisyo na nasa evacuation centers? Ano po yung mga sakit na namomonitor po ng DOH at paano po tinutugunan? Ayan, kasama po kahapon si President at ibang cabinet members, sila Secretary Benhar, Secretary Rex, Secretary Jaime Bautista, at saka Secretary Manny Manoan. Umikot kami, pumunta kami sa mga evacuation center. Nakita namin yun sa Mauban, Quezon, isang lugar na below sea level, talagang binaha sila. And then, tinignan din namin sa San Mateo, Rizal. Kasi punong-puno din yung mga evacuation center, mga 2,000 people in one evacuation center. Kasi nga tumaas din yung tubig na galing sa bundok papuntang Marikina River, dumaan din sa kanila. So may mga tao pa tayo na nasa evacuation center at nagpo-provide ang Department of Health ng mga gamot at ng mga doktor at health personnel para tulungan sila, no? Alam nyo naman, pag inipon yung mga tao sa mga evacuation center, nagkakahawahan tayo ng respiratory infection, kaya siksikan din doon. Tapos siyempre, binabantayan namin yung mga sakit na dun sa pagkain at tubig, yung mga gastrointestinal illnesses. At siyempre, yung pag inipon na natin yung mga tao sa isang lugar, pati yung mga sakit nilang dati pa, yung mga chronic illness nila, high blood, mga arthritis nila, na titingnan na rin ng mga doktor. Pati yung mga bata na hindi na bakunahan, yung mga bata, yung mga buntis at yung mga PWD at mga, siyempre kailangan ng special attention yung mga evacuees na ganyan para matulungan talaga sila. Kasi may mga pila dun yung buntis at yung PWD hindi naman nakakapila pagka nagbibigay ng mga food packlet kaya yung DSWD. Opo. So yan yung mga binibigyan natin attention. Tsaka inutos ng presidente yun na dapat daw merong mga gamot at mga doktor sa bawat evacuation center. So ngayon, Sec, ang mga usual na nare-report, sipon, ubo, lagnat, ganun, tama po ba? Yes, ubo, lagnat, saka pagtatae. Yan ang mga binabantay natin. Yung pagtatae, we make sure yung water nila, yung malinis na tubig, yung may chlorinated, yung nagbibigay kami ng jerry can, alam mo yung kulay blue na container. Apo. Para each family meron silang potable na safe drinking water. Sec, ang Food and Drug Administration naglabas na, tama po, ng clearance para po dun sa 1,000,000 capsule ng doxycycline. Tama po ba? Anong ibig sabihin nito, Sec? Actually, that's correct. No? Nag-procure naman kami dati pa pero hindi ma-release from the warehouse. Luckily, nung nag-meeting, nag-command conference ako nung isang araw na nakita namin yung problema, yung palang clearance lang. So, napabilis natin kasi nag-a-attend din doon sa aking command conference, siyempre yung Director General. That same hour, na-release yung at na-distribute ko na. Actually, pinadidistribute ko na kahit walang clearance dahil emergency Sabi ko, sa kanya, in the exigency, nakahanap yung papel, na-release. So, available na siya sa mga region. So, bibigay namin to sa mga doktor kasi yung doxycycline para lang alam na mga kababayan natin, prescription drug siya kasi antibiotic siya. Alam niyo naman yan, di ba? Hindi ka makabili ng antibiotic sa butika kung wala kang prescription ng doktor. So, and this is because ayaw din natin magkaroon ng antimicrobial resistance. Baka yung bakteriyang Leptospira maging resistant na dun sa doxycycline. Effective pa naman siya. So sisigurado lang namin ikaw ay high risk, ibig sabihin nun, may symptomas ka na or may sugat ka sa paa na kalusong ka sa baha, yun ang talagang binibigyan namin ng doxycycline. Pangalawa, yung mga nagtatrabaho sa baha, nagre-rescue, yun binibigyan namin. So, Sec, dahil yung kung low risk ka naman, pinababantayan lang, hindi naman kailangan tumilong panahon. So, hindi lahat ng tao na nasa baha, bibigyan. Okay. So, ibig sabihin, Sec, dahil meron ng clearance mula sa FDA, dapat makarating na to sa mga health centers, yung mga immediate na malapit sa evacuation centers. Binibigay namin to doon sa doktor.
So, supply nila yan, so papareseta ka dun sa doktor, dun sa mga health center. Sec, a few days after nga nitong pananalasa ng bagyo at habagat, may mga nakakarating na po bang report sa DOH kung may nakikita na tayong pagtaas sa mga kaso ng leptospirosis? Yeah, wala pa, no? Ang leptospirosis, usually incubation period yan, 7 to 14 days. So, isang linggo yan, 1 to 2 weeks before dinadagsa tayo. Nag-experience tayo niyan nung Ondoy. Alam niyo ba, nung nag-Ondoy tayo, second world record yun sa pinakamaraming leptospirosis cases. Mm. Yung world record kasi sa Mumbai, sa India, tayo yung number 2 na most number of cases reported ng leptospirosis after a flood. So ako, pinakabahan ako kasi nakita ko yung mga ginagawa ng mga bata natin, nag-swimming doon. Oo nga, sir. Sir, may nagbabackstroke. Napatawag nga ako sa teleradyo doon. Oo, tayo yung signala ninya. Oo, correct. Opo. So, sec, paano yung preparation natin doon kung sakaling dumagsa yung mga magkakasakit ho ng leptospirosis? Understand, itinaas na ho natin sa Code Blue Alert yung mga lalawigan o mga rehiyon na nasa state of calamity na po. Correct, no? Like sa Metro Manila, nag-declare ng state of calamity ang MMDA. Ang ating mga ospital nag-declare ng Code Blue. So ang Code Blue, parang mataas ang personnel na kailangan namin, involved ang mga tao. 50% nandun, naka-duty para namihintay ng mga pasyente. At ang inutos ko nung command conference, lahat ng mga ospital na may capability mag-dialysis, kasi ang nangyayari sa leptospirosis, nagre-renal failure. So kailangan i-dialysis. So pinapastockpile ko sila ng mga gamit na kailangan sa dialysis, yung mga jugular catheter, mga dialysate, at iba-ibang mga gamit na kailangan mo para makapag-dialysis. So pinapastockpile yun. Tapos ang isa pang importante, mag-diagnose siya kaagad ng ibang ospital. Kasi kung minsan pumupunta sa maliit na clinic, maliit na ospital, nami-misdiagnose. Akala lagnat ng kaso lang. Tapos pag serious na, tsaka padadala sa amin sa malaking ospital. So ang message namin, at least mag-insure, matest kaagad for people na lumusong sa baha at nilalagnat na after a week. Yan dapat very critical na binabantay natin yung na sila ay baka kaso ng leptospira. Mas maaga mo kasi magamot, Christian, mas maganda. Okay. Hindi, ang less ang chances mamatay. Kasi mabibigay mo kaagad yung mga tamang gamot. Sec, sabi niyo po nung Ondoy, tayo ang second, ang country with the second most number of leptospirosis cases. May tansya kayo, sir, kung after nitong effects ng Karina at ng Habagat, ano kaya ang numbers natin? Talagay ko mataas din kasi alam mo, sorry, nakita ko yung mga basura. Nakita ko yung basura kumakalat. Ang dami naman picture kasi lahat ng tao may cellphone. So nakikita mo yung mga kalat na basura dun sa baha. Yun yung source kasi nga because of poor solid waste management, bali high density sa population sa Metro Manila, dumadami ang ating solid waste. Doon dumadami yung daga, yung rodent population. Pag dumadami ang daga, tumataas ang chance magkaroon ng leptospira kasi doon galing sa ihi ng daga yun. So ganun din yung dengue, di ba? Yung dengue, pag dumami ang lamok, dumadami ang nagkaka-dengue. So ganun din ang tingin ko dito dahil dumami yung solid waste. Nabubuhay yung daga, dumadami. Pag bumaha, ay contaminated talaga yung water. Pag may sugat ka sa paa, ay maghintay ka lang na isang linggo, sigurado ko may leptospirosis ka na. And sec, linawin ko lang, di ba? Sabi nyo nga po, kapag may sugat ka, tapos lumusong ka, malaki ang chance or may chance talaga na magkaroon ka ng leptospirosis. Pero tama po ba, kahit makahawak ka lang ng item na siguro may ihi ng daga or kahit matalsikan ka lang tapos sa mata or sa opening ng iyong katawan, pwede ka rin po ba magka-leptospirosis noon kahit hindi ka lumuso? Correct, no? We have had cases na ganyan, ano? So, pag napasok, nainom mo yung tubig, yun, wala kang sugat, pero natalsikan ka ng ilang droplets of water sa loob ng bunganga. Sa conjunctiva ba yung loob ng mata? Diyan madaling ma-absorb din yung mikrobyo kasi mucosa lang na lining niya, manipis lang yung sa loob ng mata. Ayun,
matagal kang nakababad, pwede rin. Kasi di ba, yung skin mo nag-iiba yung parang lumalambot pagka matagal ka na nakababad. So yun, pwede rin pumasok yung leptospira bacteria sa skin mo na if you've been in the water matagal. So ganun. Tapos hindi naman yan 100%, no? Depende yan sa gano'ng kalaki ang contamination. Ah, may isa pa yung putik. Lalo na ngayon, mga tao bumabalik na sa mga bahay nilang nabaha. So may mga cases kami na hindi naman sila lumusong sa baha, pero naglinis lang ng bahay. So yung putik na yun, dapat nakabota ka rin. Huwag kang magpapaa. Kasi doon sa putik, pwede ka rin makakuha ng leptospira bacteria. Opo. Sir, balikan ko lang yung sa mga evacuation center. So, can you say po na manageable naman ang kondisyon natin doon? Yes, o. At saka unti-unti nang bumabalik ang mga kababayan na nagsama maaraw na. Wala, humupa na rin yung baha doon sa, lalo na sa mga Marikina area. Mabilis bumaba yung tubig niyon. So they're able to go back. Yung sa San Mateo at other parts of Rizal, may tubig pa doon sa lugar nila. So parang knee-deep pa or something. Pero yung mga bumabalik na, yun, naglilinis na kasi ng bahay. Pag nalinis na yung bahay yun, umaalis na sila. In fact, ang estimate ng San Mateo, sabi na siguro mga 1 week pa yan. Kasi yung opening ng school next week, Christian Victoria. So, ang mangyayari, ang DepEd, parang mag-modular yung teaching nila. Hindi mo na nila magagamit yung classroom kasi may mga tao pa dun sa high schools na eskwelahan na ginamit as evacuation center. Pahabol na lang, Sec, kasi diba ang DOH may nilabas na rin pong listahan ng mga gamot na sakop po ng price freeze. Ano pong paalala natin sa publiko, pati na rin siguro sa mga butika para po sa pagbebenta ng mga gamot na ito? Oo, buti na lang nirelease na namin yan listahan na yan. At nandiyan ngayon doxycycline kasi ang sabi sa akin, wala raw mabili na doxycycline. Siguro niresetaan sila tapos ayaw magbenta. So, ano yan, parang baka hoarding yan. Luckily, yun nga, sabi natin kanina sa interview, na-approve na ng FDA yung ating pag-release ng aming stocks na 1 million. So, madami naman kami mapamimigay na sa public doctor, sa public sector ng doxycycline. So, hindi dapat talaga tumaas ang presyo niyan. At yung iba pang mga gamot, yung mga pang-hypertension, pang-diabetes, yun yung mga nakalista dun eh. Dun sa list of essential drugs na naka-price control. Kasi alam niyo naman, pagka bagyo, tumataas ang pagkain, ang asukal, so kinokontrol ng DPI. So, tayo rin, meron din tayong warning sa ating mga pharmacy na huwag magtaas ng gamot. Opo. And Sec, panghuling question na lang po for this morning. So binabantayan nyo na rin, inaabangan nyo yung mga dengue cases na possible na lumabas. Tama, no? This is the season. Pag tag-ulan na, sumadami yung mga tubig na naipipon sa iba't ibang lugar sa bahay natin. So reminder din sa mga nakikinig, maglinis o takpan yung mga tubig na naka-imbak sapagkat dyan, namumugad yung mga lamok, dumadami, nagiging larva. Pag dumami, nagkakaroon tayo ng outbreak ng mga dengue, lalo na sa ating kabataan kasi sila yung nakakagat ng lamok. So baka tumaas na naman ang cases namin. At talaga naman, during the bear month, September, October, November, yan ang highest cases natin ng dengue sa ating mga ospital. So, nagpapahanda na rin tayo yan. Magpa-test din kaagad pag nilagnat sa mga bata. Meron naman tayong test kit, yung NS1. So, malalaman namin kung dengue ang case ng bata earlier. Okay. And so, with that, sir, thank you very much po sa pagsama po sa amin. Thank you, Sec. Maraming salamat. Magandang umaga, Christian Victoria. Good morning, sir. At mga kaserbisyo, yan po si DOH Secretary Ted Herbosa. Para sa may init na balita sa loob at labas ng bansa, subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.